Vibes only para akit swerte. Ito na naman po, pinakasikat na channel natin dito. Araling Pinoy, pasok na sa pinto. Lahat ng matutunan ay malaginto. Sari-saring bagay ba na... Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. Okay, ano ang pinagkaiba ng hardware at software? Ito ay isang maikling video lamang patungkol dito. Ang hardware ay ang mga pisikal na bagay. Ito ang mga bagay na nahahawakan mo. Halimbawa ay ang desktop computer, mouse, laptop. Okay? Mga bagay na nakikita at nahahawakan mo. Pangalawang halimbawa natin, pangalawang grupo, cellphone, tablet, CD-ROM. Okay? Nahahawakan mo. Pangatlong grupo, USB port. Yan, keyboard. Nahahawakan at ginagamit natin madalas. Ano pa ba? Mga pisikal na bagay, mga nahahawakan na aparato, ang hardware, microchips, mga bagay na nasa loob ng computer na kayang-kaya mong hawakan. Pagbubuksan mo yung computer, makikita mo at mahahawakan mo ang mga ito. Headphone jack. Ito yung ginagamit natin kapag meron tayong headphone at gusto nating i-connect sa ating computer o kaya sa ating cellphone. At isa pa, monitor. Computer monitor o kaya yung mga monitor na ginagamit natin. Okay, ito ay mga halimbawa ng hardware. Nahahawakan natin. Ano naman ang software? Okay, ang software ay mga program at sistema ng isang hardware device na nagsasabi kung ano ang gagawin. Okay, ito yung mga bagay na hindi natin nahahawakan dahil ito ay mga programs, mga code o kaya sistema. Halimbawa nito ay mga computer programs o kaya mga apps na ginagamit mo sa iyong cellphone. Kasama na rito yung mga video games, mga photo editors, at pati na rin ang mga web browsers. Hindi natin nahahawakan ang mga ito, pero ginagamit natin kapag tayo ay gumagamit ng cellphone o kaya gumagamit tayo ng computer. At ang mga software, ito yung walang pisikal na anyo. Kagaya ng nasabi ko na kanina, mga programs ito. At kasama na dito ang Microsoft Word, Word Processor, ang Microsoft Excel. Ayan, mga programs sa loob ng ating computer. Microsoft Office, Adobe Photoshop, web browser kagaya ng Google Chrome, Mozilla Firefox, at meron din tayong Brave na web browser, at pati na rin ang Adobe Acrobat. Yan ay mga programs para mabuksan ang mga PDF files. Kasama na rin ang PowerPoint, at yung iba't ibang program na pwede mong ilagay sa iyong computer. Okay? So ano ngayon
ang pagkakaiba ng dalawa. Ano ang pinagkaiba ng software at hardware? Ang hardware ay nahahawakan o nasasalat. Ang software ay hindi. Mahalagang tandaan ang pagkakaibang ito sa pagitan ng dalawang termino. At kahit na magkaiba ang hardware at software sa isa't isa, kailangan nila ang isa't isa para gumana. Halimbawa, kung walang software ang computer hardware mo, ay magiging walang silbi ito kasi hindi ka pwedeng mag-type ng sa iyong Microsoft Word kung wala namang program na Microsoft Word, hindi mo siya magagamit. At kung wala ka ring internet, wala kang load, hindi mo magagamit yung computer. Magagamit mo pero hindi para mag-online. O wala kang ma-access na anumang program kung walang laman ang iyong computer. Okay? At gayon rin, kung ang iyong software ay code lang iyan ng mga programmers. Kung hindi mo naman yan ilalagay sa loob ng isang computer machine, ay hindi mo rin magagamit. Okay, so kailangan nila ang isa't isa para gumana ang isang computer system. Otherwise, magiging walang silbi ito. So yun lang ang pagkakaiba ng hardware at software. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, huwag kaligtaang mag-subscribe dahil meron tayong mga iba't ibang videos, meron tayong horoscope, at iba't ibang mga araling Filipino at araling panlipunan. Hanapin nyo lang sa ating YouTube channel, scroll ninyo ang page natin, at meron tayong iba't ibang mga playlist, mga trivia, mga pandiwa, mga panghalip o kaya iba't ibang mga bugtong, marami tayong mga halimbawa at mga sagot at pati na rin ang mga salawikain, mga idiomatikong pahayag at iba pang mga araling Filipino at araling panlipunan. Kaya mag-subscribe para sa mga notification kapag meron tayong mga bagong video. Maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Ito ang mga payong dapat bigyan. Nating halaga para sa atin din yan. Narating Pilipino, malupit yan. Likat ating samahan si Ate Vivian. Kaya naman, una, sulyap malupit. Kabalaran mo dito nakadikit. Araling Pilipino, likat dito. Nakalaan lahat ng paborito. Una, sulyap malupit. Pag napanood, di na pagpapalit. Makinig na at dapat isipin. Ate Vivian, never kang bibitinin. Makinig sa hula ng tarot. Tubak na naman laman ng iyong horoscope. Kahit ano pa, edo rito ka na. Araling Pilipino na ang kakana.